back sa aking channel. Ngayon, papakita ko sa inyo mag-unbox tayo ng in-order na clampmeter sa online. Gusto natin. Test natin. Meron siyang kasamang manual. Digital clampmeter. Yung manual niya, meron ding manual na Chinese. Pero ito ang babsahin natin manual. May kasama siyang test probe. Ayan. Ang maganda naman yung test probe niya. Ang matibay. Tsaka yung ating digital clamp meter. Ang matibay naman. Ayan. Titest na natin. Open natin. Dito ang lalagyan ng battery. Ang battery nito ay AAA 1.5 volts, dalawang piraso. Pero wala siyang kasamang battery. Bilip tayo dun sa tindahan. Yan. Ito yung lalagyan ng battery. Yun siya. Yun yung position niya. Bibili lang muna tayo ng battery. Yan, ito na yung battery na ilalagay natin. Yan, sundin lang natin yung sign nya, positive dito. Yan, yung positive sa kabila naman yung negative. Yan, yan yung position nya. Ayan, pasok natin. Okay. Ayan, subukan natin. Ayan. Ito yung pang select nya. Ayan, ganyan. Ito yung pang select kung gusto mong mode. Okay, itong isa naman dito, ito yung pang hold. Kunyari, halimbawa may tinitest ka na bultahe, gusto mong i-hold, hindi pa rin mawawala yung result ng pagtitest mo. Ganito. Ayan. Set natin sa AC. Titest natin yung voltage ang outlet na to. Then i-hold natin. Ayan. 2, 4. Ito na i-hold. Ayan. Pag tinanggal ko tong test probe, di mawawala yung result ng testing. Ayan. Hindi siya nawala. Yan yung purpose ng hold.
Ayan, unhold. Ayan lang. Back to zero. Test natin sa AC. Ayan, ito yung supply natin ng AC. So, iti-test natin kung magana ba yung tester. Galing muna natin to. Itong black sa common. Then, itong isa naman, butas sa taas. Dito natin ilagay. Yan, test natin. Ano? Exact. 233.5 volts. Ang gabi na dito. Ayan, 233.3 volts. Then, magtitest din tayo ng resistance. Hanap tayo ng resistor. Ito yung resistor na ititest natin. 10,000 ohms ang resistor na to. Ititest natin. Yan, lagyan natin dito sa may sign na ohms. Yan. Yan, nakalagay na. Yan, test natin. Test natin. Yan. Ang reading niya is 9.85k ohms. Dito lang oh. May difference lang konti lang. 0.85. Itong resistor na to is 10k ohms. Yung reading naman niya is 9.85k ohms. Yan, konti lang yung difference niya. I-test natin tong diode na to. I-test natin sa forward bias niya. Yan, nakasit pa rin. Doon. Eh, dito natin iset na may sign na diode. Ito yung sign ng diode. Yan. Select natin. Yan. Tapos yung sign ng diode. Yan, may reading siya. 0.566 sa forward bias niya. Then sa reverse bias, ayan, walang reading. Indication na okay itong diode na to. And forward bias, ito yung forward bias niya sa kabila dito. Nagre-reading siya. Ay, dito pala. Ayan, may reading siya na 0.563. Ayan. Then, magte-test din tayo ng kapasitor. Okay guys, ito yung kapasitor na iti-test natin. Ito may rating na 250 to 300 microfarad. Okay. Test natin sa ating digital clamp meter. Ayan. Okay, set natin doon sa capacitance. Ayan, capacitance. Ayan, yan yung binasa ng ating digital clamp meter.
Okay. Okay guys, ito yung battery na ititest natin. Gamit ang ating bagong digital clamp meter. Ito ay may 12 volts DC direct current. Ayan. I-test natin. Ayan. Select natin sa DC volts. Ayan. 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 Itong red na test probe dito sa positive. Then, itong black dito sa negative. Test natin kung ilang volts. Ayan. Meron siyang 12.86 volts. Okay. 12.86 volts siya. Next natin itest ay 8 ampere naman. AC ampere. Okay siya sa DC volts natin. Okay, yan guys. Binaklas ko na yung cover ng breaker. I-test natin kung gagana ba yung ampere niya. Set natin sa 2 ampere. Tingnan natin kung gagana ba siya. Yan. Sa pag-test ng ampere, isang wire lang ay clamp nyo. Bali, isang linya lang eh, kita-clamp. Yan. Yup, yan. Tapos, yan. Ganyan. Yan, meron siyang 1.278 ampere. Bali, kakunti lang ang load dito sa bahay namin. 1.280. Yan. Then, lagay natin sa 20 to 400. Meron din siyang 1.24. sa 2 ampere, 1.280, 1.24.